you know, I mean, the machinery and mechanization have played a very, very important role. Share knowledge, work together more. As you go through this course, even look for opportunities. Because this the innate desire to develop people, to make you better. Because we all know that you guys are the backbone. So we have heavy equipment operators. We have technicians. We have farm supervisors, water pump operators, and farm workers. So for the learning modality, the course will actually be delivered face-to-face. Some ideas about farm management and farm operations. So ito yung kabuuan picture ng farm management. Manpower is a poor source of power. Kasi napakaliit lang nung pwede natin ibigay kumita sa machine, sa mga animals, di ba? So ano yung equivalent? We can only develop 0.1 horsepower. Ang gagawin mo na lang magliko, yung pagtuwid, pagtakbo niya, naka-auto-drive na po. So pwede po yan ikabit sa machine na yon. Ang machine kasi natin sa Philippines, minsan mga walk behind, no? Medyo mas heavy ano yun. Magandang gamit. Medyo mahal. Ikaw pa nga po. Kasi katulad yan, kung gagamit ka lang ng tao, mas mura. Ano pansin po dyan sa nakita natin? Para sa akin, sa experience ko bilang isang indigenous na magsasaka, kailangan natin ma-adapt kung ano man ang mapagbabago. Kasi kadalasan po nang nangyayari sa mga partners na natakot. Ano nangyari po ay yung mga kahit bata pa, kahit babae, kahit lolo, ay kaya gumawa dahil sa makinaryang na-improve nila nung sa makabagong makinarya. Inlamo. Kailangan natin i-consider. Una nga, yung sinabi natin kanina, yung goal. Ano ba yung gusto natin achieve? Dito sa amin sa IRI kasi, meron kaming dalawang klaseng pagtatanim ng palay. Ang goal, either production or experiment. Mahalala yung words ni Sir Kalin kanina, yung mga financial planning, yan medyo ibigay natin ng mas practical na application. Two-wheel tractor at saka yung four-wheel tractor, yung two-drive wheel at saka yung four-wheel drive tractor po. Okay. Maganda yung pinakita kanina kasi hindi nagagamit ng maraming tao para magtanim ng mga palay. At doon ko rin nakita kung paano madaliin ang pagtatanim. Kasi babayad ka pa kasi mga tao, pero yun, isa lang tao ang gagamitin mo para mag-planters, yun. Kasi dahil sa ganda ng kanilang mga paliwanag nila na para kami maraming matutunan ngayong araw na to. Dahil sa mga lecture na sinabi nila ng ating resource speaker. Unleveling. Kasi yun ang wala kami. Hindi namin nagagawa. Nalaman ko na malaki pala yung bahagi ng mga losses sa ating mga ano post-harvest. So ito ay laging papantay dun sa ano na laser. So kung wari, mga yung ito. So paano maka-outfit na na at least 30 to 40 sama ko sa iyo? Mostly tayo ay irrigated, no? Pinoproduce nito machine na to, race. So, ipad po natin na para mas malapit yung binibigyan niyang init. To cope with the many biotic and abiotic stresses that challenge rice production alike. Nandito po yung 132,000 na accession. So, active meaning yung lahat ng processes ang ginagawa namin sa chinback. Yung taas na po siya, tapos iti-click lang dito. The rest, kakapit lang yung mga cord. Masyado ba yung Pedro? Ha? 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 Ha?